Amang Sari-sari Ka Lang sa Biblia, Part 6. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin ito. Nung pinalaya si Barabas ng mga tao. Ito po ang pangyayari nung pinili ng mga tao si Barabas kaysa kay Kristo. Mark 15:11-15. Dato po at tinudyokan ng mga pangulong saserdote ang karamihan. Si Barabas na muna ang siya nilang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila ay sinabi, ano nga ba ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo? At sila yung muling nagsigawan, pako siya sa krus. At sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Anong masamang ang kaniyang ginawa? Datapot sila yung lalong nagsigawan, ipako siya sa krus. At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabas. At ibinigay si Jesus pagkatapos na siya'y mahampas niya upang siya ipako sa krus. Pag-subscribe na lang. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin ito. Nung tinanong si Jesus ng mga Saduceo tungkol sa pag-aasawa. Ito po ang usapan ni Jesus at ng mga Saduceo sa Mark 12:19-25. Guro, isinulat sa amin ni Moses kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay at may maayawang asawa at walang maayawang anak ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay at nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa baho ang pangalawa at namatay na walang naiwang anak. At gayon din naman ang 3 at ang 7 walang naiwang anak. Sa kahuli-hulihan ng lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay na maguli, sino sa kanila magiging asawa ng babae? Sapagkat siya ay naging asawa ng 7. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kaya nagkakamali kayo dahil yan, na hindi ninyo nalalaman ng mga kasulatan niyang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa pagkabangong nilang muli sa mga patay, ay hindi na mag-aasawa, may pag-aasawain pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Subscribe na lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Sabi po natin ito. Nung binanggit ni Jesus ang sinabi ni Propeta Isaiah sa 56:7, Mark 11:15-17. At nagsidating sila sa Jerusalem at pumasok siya sa templo. At nagpasimula itiboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo. At ginulo ang mga dulang na nagpapalit ng salapi at ang mga upuan na nagbibili ng mga kalapati. At hindi niya ipinahintulot na sino man ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. At siya'y nagturo at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat ang aking bahay ay tatawagin bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. Tatapot ginawa niya ninyong yungib ng mga tulisan. Ito ang sulat ni Isaiah. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana sapagkat ang aking bahay tatawagin bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Mag-subscribe na nga po. Gandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin to. Ang katunayan na sinabi ng Diyos sa mga anak niya si Kristo. Mark 9:7. At dumating ang isang alapahap na sa kanila'y lumilim at may isang tinig na nanggaling sa alapahap. Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Mateo 3:15-17. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Na magkagayoy pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagda kayo maon sa tubig at narito, nabuksan sa kaniya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi,
Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Pag-subscribe na lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Joseph, isang Bible reader. Sample natin to. Anong mga aral ang matututuan natin sa mga langgam ayon sa Biblia? Kawikaan 6:6-8. Kung marunong ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kaniyang mga lakad at magpakapantas ka. Nabagaman walang pangulo, nagapamalaw, pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa taginit at pinipisa ng kanyang pagkain sa pagani. Ang sabi ng Biblia, matatalino ang mga langgam. Bago pa maging tagulan, naghahanda na sila ng kanilang pagkain at sila ay masisipag. Kahit walang tagapamalaw o nagbabantay sa kanila, ginagawa nila ang trabaho nila at nagkakaisa sila at nagtutulungan sa kanilang gawain. Kung ang mga tao ay tulad sa mga langgam, ay magiging mabuti ang bayan. Subscribe na lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin to. Nung hindi matanggap ng mga Hudyo ang salita ni Jesus. Kausap ni Jesus dito ang mga Hudyo. Sa John 10:29-33. Ang aking ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ni luman sa kamay ng ama. O at ang ama ay isa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gayaong niyaon ang ibinabato niyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw ay bagamat ikaw ay tao ay nagpapakunwaring kang Diyos. Pag-subscribe na lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Usapin po natin ito. Sinabi ni Jesus na sa mga batang maliliit na uukol ang karya ng Diyos. Mark 10:13-16. At dinala nila sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kaniyang hipuin at sinaway sila ng mga alagad. Natapat nang ito'y makita ni Jesus ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ito ganito nauukol ang karya ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng karya ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At kinalong niya sila at sila ipinagpala na ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila. Pag-subscribe na lang po.